Dahil ngayon nga po ay buwan ng wikang pambansa, pag-usapan natin ang evolusyon ng wikang Filipino. Ilan ba ang wika sa Pilipinas at paano pa natin papalakasin ang paggamit sa ating wika? Kasama natin ang Commissioner ng Pangasiwaan at Pananalapi ng Komisyon sa Wikang Filipino, si Dr. Benjamin Mendilio Jr. Doc, para matawag dito. Magandang hapon po sa inyo. Hapon po sa inyong lahat, Ati Winnie Cordero, din sa inyong mga taga-subaybay dito sa Pilipinas at sa buong mundo na sumusubaybay sa inyong programa ko. Thank you, Doc. Doc, okay, matanong ko lang kung alam po ninyo, kailan pa nga po pala itinatag ang Agosto bilang buwan ng wika? Agosto 14 po yan. Subalit gusto ko po nang bago sagutin yan, ay gusto kong ibigay sa inyo at ilarawan sa inyo ang mahabang panahon ng kasaysayan ng pagkatatag ng institusyong pangwika po. Sige po. Bahagi po kasi ng ating talakay ay dadaanan din po natin yung August 14 po na nagkaroon tayo ng buwan ng wikang pambansa. Nagsimula po yan noong 1935. Noong si Pangulong Manuel L. Quezon ay sumang-ayon sa panukala ng pangkat nila Lope Casantos na ibatay ang wikang pambansa sa isa sa mga umiiral na wikang katutubo noong 1935. Ah. At noong si Lope Casantos po ang ama ng gramatikong Tagalog. Opo. So ibig niyo abakada po, siya po. Siya po. Teka lang po, Sir Doc, ibig niyo sabihin, bago mag 1935, wala tayong pambansang wika? Wala pa pong tinutukoy nung mga panahon na yan. Okay, so paano po tinukoy kung anong gagawing wikang pambansa? Yung mga panahon po na yan ay ang umiiral na wika ay wikang Espanyol at Ingles. At syempre may vernacular yung Pilipino. Tagalog, ano? At iba pang mga wika sa Pilipinas, yung mga vernacular na mga wika. Subalit ang nananaig at umiiral na ginagamit sa mga talakayang pampubliko at mismo doon sa parlamentaryo, gumagamit sila ng Ingles. Sapagkat yung mga panahon na yan ay panahon po ng mga Amerikano yan. Oo, Ingles. O, tapos po? At noong 1937, November 13, pinagtibay ang isang pambansang assembly, ang isang batas na lumilikha sa isang surian ng wikang pambansa upang magsagawa ng isang pag-aaral at survey ng bawat umiiral na wikang katutubo na may layuning pumili mula sa mga ito na gagamitin bilang batayan ng pambansang wika ng Pilipinas. Ay, okay. Alam niyo po ba kung sino yung mga candidates? Well, ang mga lahat po ng mga wika na meron tayo sa Pilipinas, ang malinaw lang po ay nagkaroon po ng mga tao na uupo doon po sa surian ng wikang pambansa. Nandiyan po yung si Jaime C. De Vera. Siya po ang naging tagapangulo ng naturang unang institusyong pangwika. At ang mga kagawad po niyan ay sila po na Sher, sila Filimen Soto, sila Casimero Perfecto, Felix Rodriguez, Haji Butu, sa Cecilio Lopez po. Sila po yung mga kagawad po na magre-rekomenda kung alin po sa mga wikang katutubo ang maaring maging batayan para maging wikang pambansa ng Pilipinas. Ayan. At ang nanalo ay? Noong December 31 po, 1937, inihayag ni Pangulong Quezon ang isang wika batay sa Tagalog bilang maging pambansang wika ng Pilipinas. Tagalog po ang naging tukoy po nila sa lahat po ng mga wika na inilahok po. Tagalog ang ginamit. Tagalog po ang napili. Ano daw po ang dahilan? Anong naging batayan? Bakit po Tagalog ang napili? Unang-una siguro ay ang seat of power po kasi nung mga panahon na yon ay nasa Malacañang. Ito rin po ay inisyatiba na rin po ng ating Pangulong Manuel L. Quezon. At dahil na rin siguro sa hindi naman batayan ang dami ng panitikan sapagkat kapwa lahat ng panitikan, lahat ng mga uri ng panitikan sa lahat ng mga wika, halos marami rin po.
So hindi naging kumbaga hindi naging factor o salik po yan. Bagkus ay ang nakita ko po dyan ay yung political will na magkaroon po ng isang wikang pambansa. At yan po ay sapagkat si Quezon ay Tagalog at marami rin naman po na ang mga bayani po natin ay nananagalog, yan po ang nakita nila na maging batayan. Yeah. At simulain na maging batayan ng wikang pambansa na Pilipinas. At bilang wikang pambansa, ito ay dapat ginagamit sa iba't ibang larangan. Tama po ba? Tama po. Sa lahat po ng dominyo ng disiplina, dapat po ginagamit talaga ang wikang pambansa. Ayun. Pati sa pagtuturo, lalong-lalo na. Tama po. Nasa konstitusyon po natin ang pag-iral sa paggamit ng Filipino bilang opisyal na komunikasyon, gayon din sa sistemang pang-edukasyon ang yeah. paggamit ng wikang Filipino. Ayan, nabanggit nyo yan. Kasi noong 1937, Tagalog ang sabi. Kailan po siya naging Filipino yung tawag? Okay po. Noong 19, mahaba pa po ang mga kasaysayan na ito sapagkat mayroong mga paglalaban din, may mga politika ng wika na sinasabi po natin. Sinasabi nila mas marami geographically ang mga taga Cebuano na gumagamit ito, gayon din ang mga Ilocano. Maraming mga paglalaban diyan at politika. Gayon pa man, dahil nga parang nagiging isang linguistic stereotyping ang paggamit ng Tagalog at ang imperyong Manila ang nananaig ay noong 1987 po ay ginawang ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Letter F, Filipino. Filipino. Naging Filipino na po at hindi Tagalog. Opo, opo. Ano po? So tinanggal na po yung pag-iral na ang ating wikang pambansa. Okay. Okay. So pag nung naging Filipino na siya, ano ho yung mga karakteristiko na niya as against nung tawag sa kanya Tagalog pa? Ang karakteristikong nagbago po dito, kitang-kita po natin na tinanggal muna yung salitang Tagalog. Sapagkat ito po ay pinapakita po kasi dito yung pagiging superior ng isang wika sa lahat ng mga wika pa. Sapagkat ang paniniwala, dapat walang superior na wika. At dapat lahat ng wika ay pantay-pantay. Kaya dapat may isang wika lang na magiging representante ng lahat ng mga wika. Kaya upang maikintal na ang ganung kaisipan ay isang katawagan na lamang. Ito ang wikang Filipino. Opo. At ang Tagalog, Lupano, Cebuano, Bicol, lahat po ng mga wika Pangasinan ay mga tatawagin nating mga pangunahing wika ng Pilipinas. Ano naman diferensya ng wikang Filipino sa Tagalog? Ang wikang Filipino po ay konglomerasyon ng lahat ng mga wika sa Pilipinas. Kaya kapag tutukoy ng salitang Filipino, ito po ay nagpapakita, nagpapamalas ng kabuuan ng lahat ng mga wika natin. Nagre-represent siya sa isang kabuuan ng mga wika po natin na ginagamit natin. Okay. So, at maraming mga forma ito, no, Doc? Opo, marami po mauri ang Pilipino sapagkat ito nga po ay pinagsanib-sanib ng mga wika Correct. Na kikilalanin po. Opo. Kasi sa pag-aaral, merong kolokyal, may slang, may puro, may mga ganun po, ano? At lahat po yun ay tinatanggap po ng ating balarila. Ang tawag po dyan ay mga uri po ng wika. Ano, kinakategorize po natin kung yan ay pambansa, yan ay pampanitikan, yan ba ay kolokyal, balbal na wika. Wika. Opo. Opo. So at lahat ng yan nga po ay recognized na saan at saka ang dami na rin pong nabago sa ating abakada, parang Americanized na, Doc. Wala na po kasing abakada ngayon at Winnie. Ano? Oo nga. Ang abakada pa ay panahon ni Lope Carlos Santos yan. Mm-hmm. Ngayon po ay hindi na po tayo at yan po ang ating orthography o spelling system na sinusunod po.
Ayun na. At meron po kayong mga activities para sa ngayong buwan ng Agosto, no, Doc? Marami po tayong mga iginayak na mga programa po para po sa para po lalong paitingin, pakinangin ang buwan ng wika. Ano po ito, Doc? Okay po, malugod po namin kayong inanyayahan na saksiyan ang araw ng parangal sa 30 ng Agosto 2022. Pararangalan po dito ang mga nagawagi sa sanaysay ng taon, kampiyon ng wika at dangal ng wikang Filipino. Gayun din po ang mga gagawaran ng gayun din po inaanyayahan namin kayo na lumawak sa webinar na gaganapin tuwing Lunes ng Agosto. Ito po ay sinasagawa namin every Monday no, ng Sangguni ng Edukasyon at Networking po. Mm. At may mga iba't ibang mga paksa diyan na tutukoy po para doon po sa ating tema ng ating buwan ng wika. Mm-hmm. Gayun din po ay inayayaan din ang lahat na lumawak sa tertulyang pangwika ng 23 state universities sa pamamagitan ng Sentro ng Wika at Kultura. At dagdag pa po rito ay magaganap ang seri ng Kausayan sa Serbisyo Publiko sa 31 ng Agosto 2022 po. Ayun. Yan po yung mga highlights ng mga programa ninyo ngayong buwan ng Agosto. Busy-busy kayo, Doc, sa inyong sangayan, no? Ay, nabanggit niyo yung tema. Ano po ba ang tema ng buwan ng wika ngayong 2022? Spanish nga pala yun. 2022. Okay lang po yan. Filipino at mga katutubong wika. Kasangkapan sa pagtuklas at paglikha. Wow. Yan po. Yung nakikita niyo po sa yan. At talagang ano, pagbubuklod-buklod ng mga wika, pagbubuklod-buklod ng mga probinsya. Maraming salamat, Doc, ha? Maraming salamat din po. Sa ulitin po. Thank you. Yan po ang ating ex-commissioner ng pangasiwaan at pananalapi ng Komisyon sa Wikang Filipino. Si Dr. Benjamin Mendillo Jr. ang ating expert to the rescue.